Sa nakaraan, isang makapangyarihang exorcist ang pinagtaksilan at pinatay ng kanyang sariling kasamahan. Bago siya mamatay, ipinadala niya ang kanyang kaluluwa sa ibang mundo na mayroong mahika, kung saan siya ay namuhay bilang ang batang si Seika. Si Seika ay hindi nagtataglay ng mana at hindi makakagamit ng mahika, gayunpaman, siya ay mayroong alaala ng kanyang nakaraan at nagagamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang exorcist. Nag-aral siya sa Magic Academy kasama ang kanyang tapat na lingkod na si Yefa. Doon, nakilala niya ang nakatakdang maging bayani na si Amyu na nagtataglay ng lahat ng elemento ng magic. Si Seika at Amyu ay napadpad sa isang dungeon at nakipaglaban sa isang demon naga at nagawa nila itong talunin ng magkasama. Pagkatapos ng karanasan sa dungeon, mas nagbubukas si Amyu at nagsimula silang dahan-daang bumuo ng tiwala at maging mas malapit. Ang trio ay pumapasok sa kanilang ikalawang taon sa academy at nakabuo ng isang malapit na samahan. Si Seika na pinataas ang mga hakbang sa seguridad, ay nakakita ng walang bagong aktibidad ng demonyo, na medyo isang pagkabigo para sa kanya. Gayunpaman, ang kapayapaang ito ay nag-ambala nang ipinatawag sila ng punong guru para sa isang pulong sa kanyang opisina. Kinabukasan, natuklasan ng trio na ang principal ay isang demi-human at napansin ang pambihirang kakayahan ni Seika. Hinihiling niya na lumahok siya sa isang mixed discipline combat tournament sa kabisera kasama ang first year student na nagngangalang Mabel. Laking gulat ni Amyu nang malaman na hindi siya inimbitahan sa paligsahan gaya ng ginawa kay Seika, ngunit ipinaliwanag ng principal na sinusunod niya ang kanyang malakas na instincts. Sa kabila ng kanyang unang pagkabigo, napagtanto ni Amyu na hindi siya gaanong interesado sa pakikipagkompetensya, ngunit nahirapan pa rin siya sa katotohanang hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Ang mananalo sa paligsahan ay bibigyan ng malaking halaga ng pera, at ang pagkakataong makasali sa prestihiyosong Royal Guard. Iniisip ni Amyu na si Mabel ay isang maharlika lamang na naghahangad lamang na maisali bilang kalahok sa paligsahan gamit ang kanyang katayuan, at inaasahan na siya ay matatanggol ng maaga. Gayunpaman, narinig at nagalit si Mabel dito at tinawag si Amyu na spoiled, bulok, at mahina. Tumugon si Amyu sa pamamagitan ng paghamon kay Mabel sa isang tunggalian, at kumuha ng mga kasanayang espada mula sa dalawang kalapit na estudyante. Mula sa tindig ni Mabel, nakita ni Seika na siya ay isang bihasang manlalaban at tinatanggap niya ang pagkakataong ito upang suriin ang kanyang lakas. Nagsimula ang duel, at madaling hinaranggan ni Mabel ang mga pag-atake ni Amyu gamit ang isang matalim na espada, at nanalo sa isang mabilis na counter-strike. Inakusahan ni Amyu si Mabel na gumamit ng dark magic, ngunit minamaliit lang ni Mabel ang bayani ng paaralan, at lumayo. Naglakbay si Seika kasama sina Mabel, Amyu, at Yefa sa kabisera sa pamamagitan ng carriage. Sumama si Amyu para makitang lumaban si Mabel, at nananatiling nakatuon si Yefa sa kanyang tungkulin bilang lingkod ni Seika. Sina Yefa at Amyu ay nag-enjoy sa paglalakbay, habang si Mabel ay naiinis sa kanilang walang pag-iingat na attitude, kasama na si Seika ngunit pinili niyang manahimik at hindi siya itama. Sa kabisera, sinusuri ni Seika ang mga laban, at napagtanto na kung siya at si Mabel ay manalo sa kanilang mga hangganan, magkikita sila sa semifinals. Siya ay umaasa para sa isang mas maingat na nakaayos na bracket kaysa sa makahanap ng dalawang kakompetensya mula sa parehong paaralan na naka-schedule sa face-off. Ipinadala ni Seika sina Amyu at Yefa upang libutin ang kabisera, habang hinahanap niya ang tunay na dahilan ng kanyang pagpili bilang kinatawan ng academy kaysa kay Amyu, na may mas mataas na ranggo. Dumating ang araw ng paligsahan, at ang mga katunggali ay binibigyan ng amulet upang makatulong na protektahan sila sa labanan. Kung ang amulet ng isang katunggali ay nawasak, ang laban ay tapos na. Si Seika na unang kalahok, ay haharap sa isang mercenaryong eskrimador na Mad Dog, na labis na minamaliit si Seika, sa pag-aakalang magiging madali ang unang round. Habang nagsisimula ang laban, ang mercenaryo ay sumusulong na humahampas kay Seika, ngunit sa kanyang sorpresa ay mabilis na kumilos si Seika, lumilitaw sa kanyang likuran at pinalipad siya palabas ng ring, na agad na nanalo sa round, ang mga manunood ay naiwang nakatulala. Pagkatapos ng laban, si Yuki ay nagtataka tungkol sa bilang ng mga tagumpay na gagawin niya. Mabuti kung magsaya, ngunit dapat niyang subukang huwag maging masyadong prominent, magpapas siya siya mamaya kung kailan tatapusin ang kanyang pakikilahok. Sa susunod na laban, haharapin ng isang kilalang water mage si Kyle, isang misteryosong mercenaryong gwardya na may hindi kilalang salamangka o mga kakayahan sa swordsmanship. Sa pagsisimula ng laban, ang matinding titig ni Kyle ay naging sanhi ng pag-freeze ng water mage sa takot, isang reaksyon na kakaiba para kay Seika. Si Kyle, mahinahon, casual na lumapit sa mage at madaling pinawalan ng kakayahan at pinatay, na nagdulot ng malakas na hiyawan ng mga manunood bilang ang unang namatay sa tournament. Sa pamamagitan ng kanyang mga talisman, napagtanto ni Seika na si Kyle ay isang batikang mamamatay tao, at ang kanyang inaakalang background bilang isang bantay ay hindi totoo, siya ay nagtataglay ng isang evil eye. Kinabukasan, magsisimula na ang ikalawang round ng mga laban, at lalabanan ni Seika ang puppet control magician, habang si Amyu at Yefa ay nag-cheer kay Seika gaya ng dati.
Inilagay ng salamangkero ang kanyang golem sa harap ni Sika, at sinabi niya na ito ang kanyang pinakadakilang obra maestra. Maitiwala siya na matatalo niya si Sika gamit ang golem na ito. At nang magsimula ang laban, agad na natalo ni Sika ang golem at sumuko na lang siya dahil natatakot siyang makakita ng ganyang ngiti. Tapos naglakad na pabalik si Sika sa pwesto ni Naamyu at Yefa. Labis ang kanyang kaginhawaan na walang nakakita sa espiritong inilabas ni Sika. Actually, sa laban na ito, bawal mag-summon ng espirito. Kung matuklasan ng referee ang aksyon ni Sika, siya ay madi-disqualify. Nung nasa pwesto na ni Amyu at Yefa si Sika, sinabi ni Amyu na sobrang nag-aalala si Yefa kay Sika. Kahapon, natakot si Yefa sa contestant na si Kyle dahil maaaring nakataya ang buhay ni Sika. At gusto ni Yefa na umatras si Sika sa laban na ito para maging ligtas si Sika. Matapos marinig ang mga salita ni Amyu, tiniyak ni Sika kay Yefa na ayos lang siya. Pagkatapos ng lahat, si Sika ay walang anumang pinsala at si Yefa ay hindi dapat mag-alala tungkol dito. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Yefa sa kaligtasan ni Sika. Tapos namangha si Amyu kay Sika dahil mabilis niyang talunin ang kalaban, pero naboard si Amyu dahil tinalo ni Sika ang kalaban ng mabilis. Tinanong ni Amyu si Sika na kung manalo siya sa laban na ito, may balak ka bang sumali sa Imperial Army? Sumagot si Sika na tatanggihan niya ang alok. Sinabi ni Sika na si Amyu ay masyadong mabilis na magdesisyon na si Sika ang mananalo sa laban na ito, gayong ang ilang mga kalaban ay may kakaibang lakas. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni Mabel at ng pinakamalakas na Earth Elemental Magician. Sa isip ni Sika, nagawang ipanalo ni Mabel ang unang match ngunit si Sika ay curious pa rin sa kung gaano kalakas si Mabel. Pagkatapos ay nagsimula na ang laban, madaling hinaharangan ni Mabel ang mga pag-atake at sinisira ang mga malalaking barrier stone. Nagulat ang trio na madaling sinisira ng sandata ni Mabel ang mga harang na bato. Sinabi ni Seika na gumagamit si Mabel ng gravity magic sa kanyang bawat sandata, kung gaano kalakas ang gravity magic, ganun din magiging kalakas ang sandata. Matapos marinig ang mga konklusyon ni Seika, humanga si Amyu sa lakas ni Mabel, nagagawa niyang ibato ang kanyang sandata ng sunod-sunod habang gumagamit ng gravity magic sa bawat sandata. Si Mabel ay gumagamit din ng gravity magic nang hindi nagkakast ng mga spells. Sa huli si Mabel ang nanalo sa laban, namangha ang lahat at binati ng commentator ang hero na may pulang buhok. Nang marinig iyon nalilito si Seika dahil ang hero ay dapat na si Amyu. Nang tanungin sila ni Seika, sinabi nila na si Mabel ang ikalawang dakilang bayani sa kasaysayan. Sa sumunod na araw, isang lalaki ang nagpapadala ng mensahe gamit ang isang kalapati ngunit bigla itong pinigilan ng isang kwago at lumitaw si Seika. Alam ni Seika na ang lalaki ay mula sa angkan ng demonyo, sinabi ng lalaki na wala siyang alam tungkol dito. Nang makalampas siya sa likod ni Seika, bigla siyang umatake ngunit agad itong napigilan ni Seika. Gusto siyang tanungin ni Seika dahil kahapon ay nakita siya ni Seika na nakikipag-usap sa isang broker tungkol sa isang bagay. Nagulat siya nang malaman na alam ni Seika ang kanilang aktibidad kahapon. Sinabi ni Seika na nakakalat ang kanyang mga familiar sa buong syudad, kaya't hindi sila makakatakas sa mga mata ni Seika. Pagkatapos, sinabi niya na wala siyang sasabihing anuman kay Seika, ngunit alam ni Seika ito. Kaya, agad na sinamo ni Seika ang spirit na kayang magbasa ng isip, ang evil na tinatawag na Satori. Pagkatapos ay sinimula ni Seika na tanungin siya ng maraming katanungan. Ang boss niya ay nagngangalang Bor Bopis, isang nasa antas ng baron na maharlika na naninirahan sa isang kastilyo sa kagubatan. At bukod kay Bopis, mayroong isang archduke na antas na maharlika na nagngangalang El Edentarada. Sila ay mga demon na naninirahan sa silangan sa border ng Imperial Country. Ang target ng mga demon ay ang hero na nagngangalang Mabel Crane. Si Mabel ay inaakala nilang ang hero dahil ang prediction ng kapanganakan niya ay tugma, mayroon din siyang kakaibang lakas, kaparehong kulay ng buhok at kasarian. Iniisip ng mga demon na si Mabel ang hero dahil kasabay ng pagpasok niya sa academy ay namatay ang demon na si Cordell. Matapos makuha ang lahat ng impormasyon, sinabi niya kay Satori na maaari niyang kainin ang demon bilang gantimpala sa kanyang trabaho. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga laban kung saan nanalo sina Kyle Reynolds. Si Kyle ay patuloy na pumapatay gamit ang kanyang evil eye habang si Reynolds naman ay nagwagi gamit ang kanyang apat na magic elements. Sumunod ay si Seika na mabilis na tinalo ang necromancer, at ganun din ang nangyari sa laban ni Mabel. Si Mabel ay may gustong sabihin kay Seika, sinabi niya kay Seika na umatras sa laban. Ang susunod na laban ay si Seika laban kay Mabel, ang tournament na ito ay napakadelikado kay Seika at hindi isang lugar para sa kasiyahan. Tumanggi si Seika na umatras at sinabing labanan na lang siya ng patas. Pagkatapos, nagpatuloy ang tournament sa pagitan ni Kyle at Reynolds, gumamit ng light magic si Reynolds upang mapawalang bisa ang demon eye ni Kyle. Gayunpaman, nang umatake na si Reynolds ng iba't ibang magic, lahat ng atake niya ay baliwala kay Kyle na patuloy lang sa paglapit sa kanya na gumagamit pala ng gravity magic.
Naglabas si Reynes ng napakaraming Stone Golem, ngunit napakadaling pinabagsak ni Kyle ang lahat ng ito gamit ang kanyang Dark Magic. Nang inatake ni Reynes si Kyle ng direkta, madaling napigilan ni Kyle ang kanyang paggalaw gamit ang Dark Magic. Nang tatapusin na siya ni Kyle, biglang nagring ang bell, tinapos ng referee ang laban bago pa mapatay si Reynes at si Kyle ang lalaban sa finals kinabukasan. Sa gabi, nang matutulog na si Seika kasama si Yuki, bigla siyang inatake sa kanyang kwarto. Tumalabas na ang umatake ay si Mabel, nalaman niyang ito si Mabel gamit ang kanyang mga familiar na nakakalat sa labas. Mabilis siyang inatake ni Mabel palabas ng bintana, ngunit halos lahat ng pag-atake ni Mabel kay Seika ay hindi umuobra. Sa huli, walang nagawa si Mabel kay Seika kundi ang tumakas palayo. Salamat sa panunood ng Part 2. Ipaalam sa akin kung gusto mo ng Part 3 sa pamamagitan ng pag-like at comment sa video.